Alright, mga kaibigan, bago tayo, bago natin pakawalan si Miss Beth Soralvo, ang communication analyst ng SSS. Ma'am, tumawag po si Altamirano. Oo. October 1st pa yung effectivity. Hindi pa raw niya malaman kung magkanong pension at hindi pa niya na-avail yung lump sum. 61 up to 75 years. Ano po nangyari sa kaso ito? Ang ano kasi natin yan, pagka pinunuan mo 120 months, yun yung talagang retirable na kontribusyon. So, hindi namin siya pwede bayaran. Na pag voluntary, self-employed, or OFW, hindi pwede tayo magbigay ng accrued pension o yung retroactive pension from the age 60 hanggang 75. Kasi napunuan mo lang yun eh. So, wala tayong ano, retroactive. Walang retroactive. Mm-hmm. Ayun. Naku ma'am, napakarami pa hong tumatawag sa atin patungkol sa SSS. Mm-hmm. Naku masyadong malakas na tingpo ng SSS sa ating mga kaubayan. Pagka nalaman ng SSS, natalakayan talaga. Nagtatawagan at nagtitextan po sila. Sa ngayon po, mayroong mahigit sa 50 na text messages sa tayo. Napakarami pa hong, napakarami pang mga telephone calls ang tinatanggap po natin. Pero pasensya na okay sapagkat medyo talaga hindi na po namin ma-avail ang ilan sa mga tawag po ninyo. Pero kung maaari lang, mag-text po kayo, sumulat po sa amin para sa ganoon, aming masikaso itong inyong mga inilalapit po rito sa atin. Pahabol na tanong ma'am, kapag nag-file for pension, ilang buwan ang ipaghihintay bago ma-receive ang pension? Pag nag-file kayo ng pension, ang ano natin yan is 1 month o 30 working days bago natin sila ma-aprubahan ng pension. Ayun. Alright. Nako. Baka meron pang paalala na hindi po nasabi kanina. Nasabi niyo na ba lahat? Pwede tayo kung gusto nila mag-check on in sa mga kanilang mga claims or mga benefits. Pwede tayo tumawag doon sa atin sa verification hotline ang 920-6446-55, ang ating interactive voice response system. Kailangan lagi ka naka-ready for 10-digit SS number, ang 917-7777, at ang ating website, ang www.sss.gov.ph. Ayan. Naku ma, maraming salamat po muli sa inyo. Tony. Pero bago kita pakawalan, pakinggan niyo muna yung ilang mga mawawalan po ng kuryente sa bahagi po ng Quezon City at Santa Mesa. Simula yun mamayang hating gabi hanggang Huwebes ng hapon. Narito yung mga apektado ng lugar. Panoorin po natin. Nawala pa rin hanggang ngayon ang ilan nating kababayan. Baka po kayo may impormasyon kung sa kanila, maaari po kayo makipag-ulayan sa aming pong programa. 491-7844 at 0932-525-0268. Narito po ang kanilang mga larawan. Mga kaibigan, nakikiusap si Captain Crestito Pabuaya. Mga kaibigan, sa mga taxi operators, baka po isa sa inyo ay napag-iwanan ng kanyang itim na bag. Nasa loob ng kanyang bag, ang kanyang laptop, the compact, passport with visa, tatlong memory stick, reband, at ilang documents. Noong po May 8 siya, sumakay ng taxi na hindi niya nakuha ang plate number at ang pangalan taxi at ng operator. Galing po siyang Pasay at sa may Baclaran MOBA ng Leon Ginto Navigation Office. Sakali po na itabi nyo na ang bag, makisuyo lang po na makapag-9 sa kanya sa cellphone number 0921
0968-783-5907. Sa mga nais naman makapag-unayan sa Responde Tugon Aksyon ngayon, narito ang aming mga contact details. Binabati po ng Responde mga taga-subaybay natin sa Felix Benguet, lalo na kina Violi Madriaga at Ariel Calbone na Imbag Arabiyo Amin. Ngayon din kina Jane Abelio, Casimiro at J-Lord Manebo ng DSWD. Magandang gabi po sa inyo. Yung batch ng BSP Batch 88 at Batch 92, magandang gabi rin. Mama, kababatiin po kayo. Wala na. Okay na po. Nagpapasalamat din tayo mga kaibigan kay Dr. Elaine Galvez at sa lahat ng buubuo ng Galvez Clinic dahil sa mausay na pagganap ng kanilang tungkulin na alagaan ang inyong kutis. Ang Responde po, mapanood nyo tuwing Lunes, Merkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang Responde, hatid ng News and Current Affairs Team ng Net 25. Ang serbisyo publiko po hindi namin pinaghihintay. Yan ang aming paniwala kaya kami narito upang maging madali ang tugon, aksyon, ngayon. Ito ang Responde. Magandang gabi, ako si Onin Miranda na nagsasabing walang mananagot kung walang magsusuklo. Magandang gabi.